Minsan, hindi na natin maintindihan yung puso natin. Kasi naman, bakit ba nagwawala ang puso natin kapag hindi siya yung sinunod natin? Yung pakiramdam na malalaban talaga siya kapag di mo siya pinakinggan. Pasaway na puso, marunong pa sa isip. Ay nako. Dahil nasa dormitoryo na ako, wala naman akong ibang gagawin kundi yung maghintay sa oras ng uwian ni Kaloy. Kasi gusto ko siyang sunduin. Matutulog siguro muna ako. Kaso, ang hirap matulog. Kasi naman, parang may nagkakalampagan akong naririnig. Parang may mga kakaibang nangyayari sa bahay ngayon. Isang kababalaghan na hindi dapat pinapalampas. Kaya, eto. Tinakpan ko na lang yung dalawang tinga ko para di ko marinig yung mga ingay. At eto, sa paglipas ng oras, di ko na malaya na nakatulog na pala ako. Grabe. Isang napakahabang tulog. Napasarap ako sa pagtulog. Pagising ko, parang madilim na. Kaya naman, tumayo ako agad. Kasi naman, nakalimutan ko na susunduin ko nga pala si Kaloy. Subalit, mukhang nakauwi na siya. Kasi nasa kama na yung mga gamit niya. Kaya eto, paglabas ko sa kwarto, ayun, nakita ko siya sa kusina. Nagluluto siya dun. Kaloy, kanina ka pa ba? Sorry ah, napasarap yung tulog ko. Hindi tuloy kita nasundo. Wika ko. Oh, gising ka na pala, Michael. Sarap ng tulog mo nga. Wika naman ni Kaloy. Teka lang, bakit ikaw yung nagluluto dyan, Kaloy? Asan si Aling Yoli? Tanong ko. Masama daw yung pakiramdam eh. Sumasakit daw yung bewang. At saka, masakit din daw yung lalamunan. Kaya eto, ako na muna yung nagluto. Wika ni Kaloy. Napapaisip tuloy ako. Ano kayang ginawa ni Aling Yoli at sumakit yung lalamunan niya? Michael, gusto mo ng juice? Ipagtitimpla kita kung gusto mo. Tanong ni Kaloy. Oo, gusto ko. Wika ko naman. Kaya ito, nung matapos siya magluto, kumain na agad kami kasi gabi na rin naman. Si Aling Yoli naman, dinalahan na lang niya ng pagkain sa kwarto. Mukhang nangyari ang nasasaad sa hula. Nasira ang kuweba ng Yamashita. Michael, oh, usin mo yan ha. Wika ni Kaloy. Binigyan niya ako ng juice. Tapos eto, sabay na kaming kumain. Nagtataka ako kung bakit tahimik si Kaloy. Kaloy, bakit parang tahimik ka? May problema ba? Wika ako. Wala naman. Napagod lang ako sa school. Sige na, bilisan mo na sa pagkain tapos inumin mo yung juice mo para mahugasan ko na yung mga plato mamaya. Wika ni Kaloy. Siguro, pagod lang talaga si Kaloy kasi naman, kapag bago ka talaga dun sa school namin, nako, maliligaw ka sa lawak nun tapos laging paakyat yung mga room. Kaloy, ako na lang yung maghuhugas ng kainainan. Matulog ka na pagkatapos mo dyan. Wika ko.
Tapos ngumiti lang si Kaloy. At nung matapos na kaming kumain, ayun, naligo na agad siya. Ako naman na ito, naglilinis pa ng kusina. Naninibago ako kay Kaloy kasi parang tahimik siya at saka parang umiiwas siya sa akin. Bakit kaya? Pero baka pagod lang talaga si Kaloy. Hahayaan ko na lang muna siya na magpahinga. Baka kasi magalit pa yung si Kaloy kapag nangulit ako. O baka naman nagtampo yun kasi hindi ko sinundo. Pero hindi naman siguro. Ay naku, ano ba tong iniisip ko? Michael, uy, anong ginagawa mo? Sayang yung tubig. Bakit ba nakatulala ka dyan sa lababo? Wika ni Aling Yoli na bigla na lang sumulpot sa tabi ko. Oh, kayo pala, Aling Yoli. Ano ba naman yan? Nakakagulat naman kayo, pero okay na ba kayo? Masama daw yung pakiramdam nyo. Tanong ko. Oo, masama talaga at masakit. Si pulis kasi, wika ni Aling Yoli. Ay sus, kaya naman pala nakakarinig ako ng putukan kanina. Nabumbumpaw ka pala, Madam Yoli. Wika ako. Aba, alang anumang palampasin ko yung pagkakataon. Tinutukan ako bigla eh. E di, sumuko na lang ako. Napaluhod tuloy ako nang wala sa oras. Ay nako. Pero ayos. Sulit na sulit. Wika ni Aling Yoli. Ay sus, alandi naman. Pero asan na si pulis, Madam Yoli? Tanong ko. Baka mamaya andito na ulit yun. Tsaka, hoy, Mikel, si Kaloy, nagtatampo, nagsumbong kanina sa akin. Ang sabi mo isusunduin mo daw. Wika ni Aling Yoli. Napasarap po kasi yung tulog ko, Aling Yoli. Kaya pala tahimik si Kaloy, nagtatampo pala. Wika ako. Sige na, taposin mo na yung paghuhugas mo ng plato. Tapos, mag-sorry ka ha. Inintay ka daw niya nung matagal tapos natutulog ka lang pala. Wika ni Aling Yoli. Tapos ayun, bumalik na siya sa kwarto niya. Ay nako, si Kaloy. Tampo pala. Pero, bakit ipinagtimpla niya ako ng juice? Tsaka, bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang lalagnatin ako. Pinagpapawisan ako tapos parang naiihi ako. At saka bakit parang sobrang init ng pakiramdam ko? Lalagnatin ata talaga ako. Ayoko pa naman na magkasakit. Pati si Temtem, napakainit. Ano ba itong nararamdaman ko, kakaiba? Kaya naman nung matapos ako magugas ng plato, naligo ako kasi sobrang init ng pakiramdam ko. Medyo nahihilo rin ako. Tapos habang naliligo ako, galit na galit si Temtem. Anong nangyari sa akin? Kaya naman ito, nung matapos ako maligo, nagbihis agad ako sa kwarto. Tulog na ata si Kaloy, kaya matutulog na rin ako. Pinatay ko na agad yung ilaw tapos nahiga na ako. Grabe, ang init ng pakiramdam ko ha. Bakit ganito? Parang namimiss ko yung mga ex ko. Ano ba naman to? At dahil namimiss ko yung mga ex ko, kumuha ako ng maduming damit ko. Tulog naman si Kaloy. Kaya eto, maglalaro muna kami ni Temtem. At mula sa madilim na silid namin ni Kaloy, gumawa ako ng kababalaghan.
Heto, masaya si Temtem habang naglalaro sila ni Maria. Kaso, biglang nasuka si Temtem. Kaya ayan, kinuha ni Maria yung maruming damit. Tapos, biglang nabuhay yung ilaw. Nagkumot agad ako kasi naman. Baka makita ni Kaloy. Ano yan, ha? Wika ni Kaloy. Wala. Akala ko ba tulog ka? Wika ko naman. Anong wala? Patingin nga kung wala. Wika niya. Wala nga. Ang kulit mo. Wika ko ulit. Kaso, ang kulit ni Kaloy. Hinila niya yung kumot ko. Kaya naman ito. Ipinahit ko sa mukha niya yung suka ni Temtem. Ang kulit kasi. Ang baboy mo, Michael. Kadiri ka. Wika ni Kaloy. Tapos tumakbo siya sa labas. Narinig ko na lang na parang binuhay niya yung gripo sa lababo. Ang kulit niya kasi. Pagbalik ni Kaloy, parang galit siya. Kaya eto, galit din ako. Pareho lang naman kaming galit eh. Nahiga na siya sa kama niya. Ako naman, di pa rin makatulog. Tapos ang sama pa din ng pakiramdam ko. Napapaisip tuloy ako kung bakit sumama bigla yung pakiramdam ko. Tapos may naalala ako, yung juice na binigay ni Kaloy at yung nawawalang maliit na kahon na binigay ni Aling Yoli. Nako, nalintigan na. Parang nabiktima ako ah. Kasi hindi na kumalma si Temtem eh. Ay nako, yari ka sa akin, Kaloy.